Alam nyo, mga Ellen, minsan napapaisip ako eh. Ano nga ba mas magandang gamitin? Disc brake or rim brake? Ano nga ba ang advantages and disadvantages ng dalawa? Umpisaan natin sa disc brake. Kasi ako kasi nasanay ako ng disc brake. So si Beta Half Moon, kinsel katapusan na gamit ko ay naka-disc brake. So madama na kaming pinagdaanan sa 7 Up Hills, sa Mabato, nalusong ko na siya ay naiahon, sa Rebel, lusong ahon din, Laguna Loop. Yun, nailong way ko naman siya, madami na akong napagdaanan sa kanya. Nadala ko na ng probinsya, sa Isabela. So pag lumulusong kasi ako, mas confident ako kapag naka-disc brake ako. Kasi para sa akin, mas makapit yung disc brake. Sasabihin, opinion ko lang naman, mas makapit yung disc brake kesa sa rim brake pagdating sa mga lusong. Pero ano nga ba yung disadvantage nito? Well, para sa akin, ang disadvantage lang nito ay yung maintenance niya. Siyempre, kapag umuulan, kapag naulanan, pupunasan mo, kapag nagkaman ng oil, pupunasan mo yung disc brake. Isa pa sa disadvantage na nakikita ko sa disc brake, medyo mabigat talaga siya. Kasi dagdag bigat siya compared doon sa rim brake. Siyempre, alam niyo na, pag disc brake, harap likod dyan, talagang ilang gramo din yan. Hindi yung gramo na alam niyo. Makukulog tayo doon. Ilang grams din yan kapag tinimbang natin siguro nasa 200 or 300 grams bawat isa or 100 grams, mga ganun. Compare natin sa rim brake. Dumako naman tayo sa rim brake. Siguro, ang nakikita kong disadvantage lang ng rim brake is kapag lumusong ka, medyo mag-iingat ka talaga dahil alam mo naman pag rim brake, gumaganon lang yan o kumakapit lang yan doon sa yung rim. So pag umulan, tapos lumusong ka, sabihin natin sa Blackwall, sa Rebel, sa Mabato, and kung saan pang matarik, ay siguro may tendency dumulas. So kung naka-rim brake kayo, comment down below kung ano nga bang mas prefer nyo. Ang pinakamalaking disadvantage siguro ng rim brake ay yung gumagasgas doon sa mismong rim nila o yung doon sa brakeland. Kitang-kita yung gasgas pag nagtagal. Kaya yung iba naghahanap na ng rims after ng ilang buwan dahil nga gasgasin yung ibang rim na nabili nila o yung mga stock rim. Siguro nakikita kong advantage niya ay yung kanyang gaan. Ay, thank you po. Salamat po. Salamat po, pang-upgrade ko to. Salamat po, patubayan po ng Panginoon. So yun, ang advantage na nakikita ko sa rim brake ay yung gaan talaga niya. Dahil naka-rim brake siya, di hamak mas magaan siya doon sa disc brake. Dahil yung disc brake is sa harap likod, medyo metal yan, malaki talaga yung lawang ng weight niyan. So para sa akin, sa gaan is sa rim brake talaga ako. Ngayon ang tanong ko sa inyo, kung kayo pipiliin, anong pipiliin nyo? Rim brake or disc brake? So aminin ko naman sa inyo, medyo may pagkabayas yung aking mga sagot dahil mostly ang gamit ko kasi si Beta Half Moon, naka-disc brake yun, and madami na akong rides na ginawa sa kanya. Sa rim brake kasi bihira ako makagamit ng rim brake nang hiram na ako sa tropa ko ng road bike na naka-rim brake. Yun nga napansin ko, mas gasgasin talaga yung rim brake kaysa sa disc brake. So kung nasummarize natin, yung advantage ng rim brake ay sa medyo magaan, and disadvantage naman niya ay medyo gasgasin siya doon sa rims and doon sa brake line. Sa disc brake naman, advantage niya, mas makapit siya sa lusong. Para sa akin, mas makapit siya sa lusong. Depende rin siguro sa pagkakasetup ng bike, no? So, depende rin. Para sa akin kasi, disc brake pa rin talaga. Mas safe para sa akin. Mas komportable akong lumusong kapag naka-disc brake ako compare sa rim brake. Disadvantage naman ng disc brake ay yung weight niya. Medyo may weight talaga siya, lalo na pag pinalitan mo ng medyo mas malaki yung disc brake. So, kung kayo tatanungin, rim brake or disc brake, comment down below, mga alien. Really think I'm seeing things. Read the line in between. Yellow light, I gotta speed up. Get home to a cold shower. Need that.
pronto. Look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. She said, boy, you in Morocco. Pearl white mansion in the top gold. Fill up my cup with the pot, whoa. High off life in the spot, though. Running out the visa. Really talking to a real life Mona Lisa. Jesus pieces hanging off the fleece. So much going on, it's hard to focus on the features. I got one. Too many, I'm going. Two. Too crazy, and I got three. Bad ones, and they ready. Four. A good time, so now it's five. In the way we left.